Hello guys, pupunta na muna tayo ngayon sa post office kasi yung post online banking natin is na-block. So yung friend ko na nag-deposit ng pera sa akin, hindi ko mai-transfer sa kanya kasi yung online post natin is kailangan niya na magpalit ng password. Na-expired na yung password natin. So nung nag-enter ako na bagong password, na ano ko naman, na ilagay ko naman yung mga hinihingi niyang details. Successful naman yung paglagay ko ng bagong password. Kaso nga lang, nung mag-login na ako para makapasok na ako sa post online banking ko, hindi na ako makapasok kasi ang sabi is mali daw yung password na ini-enter ko. Pero alam ko yun naman yun. So ngayon, kumuha tayo ng schedule para kunin na rin natin yung pera at hindi yun sa akin. Sa friend ko yun, diniposit lang niya. Tsaka dun, yung meron pang isa na diniposit din niya sa akin, ang bayad sa plat. So ngayon, nagpapaturo tayo dun sa yung nakalagay kasi doon na block na yung account ko. Tapos, pumunta ka sa pinakamalapit na branch ng postal or tawagan mo yung call center na ganito, 09, blah, blah, blah. Pero tinry ko na yun before, wala namang access. So ngayon, since malapit naman tayo sa post office, pupuntahan na lang natin. So magtatanong tayo, bakit nangyari yun? Tama naman yung password na bago ko. Pero bakit incorrect username or password? So malalaman natin mamaya kung anong magiging problema. Nagkaalam tayo kay Lolo. Sabi ko pupunta sa post, tapos diretso tayo sa friend natin. Habang natulog ni Lolo. So mga almost, mga 4 minutes ko lang lakarin mula sa bahay papuntang post office. Kung walang traffic. Tawid muna tayo guys. So ayan, nakatawid na tayo. Kahit mag-alas 5 minutes before 5, mainit pa rin. Grabe, sobrang init dito. Masakit sa balat. Tingnan nyo, ang kulay ko is tan na tan. Yung mga Israeli, gusto nila maging kulay tan. Tayo naman gusto natin maging maputi. Malapit na tayo. Siyempre, sa bawat transaction namin, guys, ang hinihingi sa amin is aming passport. Lalo na pag pera ang pinag-usapan sa sahod namin. So, ito talaga. Tapos, yung account number namin is naka-attach dito sa loob ng passport namin. Malapit na tayo. So, ang schedule natin is 5:05. So, sabi ko nga dun sa previous na video ko, kailangan 10 minutes before ng appointment mo or 10 minutes after ng appointment mo. Kasi kung maaga ka, hindi ka rin nakakakuha ng number. Pero kung late ka naman ata, pwede makiusap. Malapit na tayo. Lalo mga ating sasakit. One way lang naman ito. Hindi na natin itong karamit pa. Hindi naman sa oran ngayon, tingin ko wala namang kasyadong pa. Dito na tayo dumaan sa likod. Kasi mainit doon masyado. La 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 la. Kapit na tayo. Pasok na tayo. Kuha tayo ng number, guys. Sana walang tao. Dito na tayo. La 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 la. So ayan, guys. Ito yung post office nila. Kuha tayo ng number.
Starbucks. So yes, meron na tayong number. So appointment 3:28. So antayin na lang natin ang tawagin siya. Dali pa. Hindi lang na. May na muna time guys, for the meantime kasi gagamitin natin itong phone. Iano nila ilalagay niya nila sa computer tapos i-check. So kailangan natin patayin yung number 12 by 7. Linda. Akat.